May pagbati rin ba sa mga katutubo? Yes po, meron po. Isa po sa mga naging kaugalian namin at nagpagpapakita ng respeto sa kapwa ay pinakikita namin sa pagbati. Kung may nakasalubong, mapabata man o matanda, may katungkulan man o wala, basta kapwa katutubo o kapwa matik yan. Isishare ko po sa inyo kung paano bumati sa salita ng katutubo. Halimbawa po, nasa umaga tayo. So, kung sa Tagalog po ay magandang umaga, sa mga sa katutubo naman po o sa alangan, tribong alangan namin ay maalin pag umaga. Yan po. Pag umaga, maalin pag umaga. Pag tanghali naman po, kung tanghali, halimbawa, kasikatan na araw, so, kung sa Tagalog, magandang tanghali. Sa amin po sa alangan ay maalin pagtanghali. Kung hapon naman po, sa hapon, sa Tagalog, magandang hapon. Sa katutubo naman po ay maalin pagbayapon. Maalin pagbayapon. Tapos, paggabi naman po, sa gabi, magandang gabi. Kung sa Tagalog naman po. So, kung sa alangan naman po ay maalin pagyabi. Ibig sabihin po, yung maalin ay maganda. Yun po sa amin. At dito naman po, itutuloy natin yung middle part ng ating katawan na tinuro ko sa inyo nung mga nakaraang videos. So, unahin po natin yung taas ng middle part. So, ganito. Ang liig po sa amin ay leoy. Leoy. So gamitin natin sa sentence ang leoy. Kay mo leoy maba. Ibig sabihin, ang iyong liig ay mahaba. Sunod naman po ay ang ating dibdib. Barusun. Dibdib po ay barusun. So kay mo barusun lakunaw. Ibig sabihin, ang iyong dibdib ay malaki. Ha? Tapos, kamay. Ang kamay po sa alangan ay bakwaw. So, kay mo bakwaw mahaba. Ibig sabihin, ang iyong kamay ay mahaba. So, ang sunod po natin ay ang ating tiyan. Ang tiyan po sa amin ay buyon. Kay mo buyon lakunaw. Ibig sabihin, ang tiyan mo ay malaki. Sunod po ay ang baywang. Ang baywang po ay baris. Gamitin natin sa sentence ang salitang baris. Kay mo baris masakit. Ibig sabihin, ang iyong baywang ay masakit. Ang sunod natin ay ang puwit. So, sa mga inalangan po, ang puwit ay sulit. Gamitin natin sa sentence. Kay mo sulit lakunaw in kalbot. So, sa Tagalog po, ang iyong puwit ay malaki ang butas. Ang sunod po ay likod. Ang likod po sa amin ay awak. Gamitin natin sa sentence ang likod o awak. Kay mo awak maksengen. Ang iyong likod ay maitim. Bali, yan lang muna po sa bago natin ituloy ang ating mga video sa susunod na mga pagkakataon ulit. Sana po ay may natutunan kayo at God bless.